Umapela naman ang grupong Piston sa papasok na administrasyon na amyendahan ang pasakit daw na train law at excise tax sa langis. Sa panayam ng programang ito, iginiit ni Modi Floranda, ang chairman ng grupong Piston, na hindi dapat sabayan ang mga kumpanya ng langis ang lingguhang pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Giit ni Floranda, lumang inventaryo naman daw ng langis ang ibinebenta ng mga kumpanya dito sa bansa. Apela nila sa gobyerno, tulungan na ang kanilang nahihirapang sektor. Sa kabila naman ng banta ng ibang grupo, nilinaw ng Piston na wala pa silang balak magtigil pasada bilang protesta. Yung usapin nung sinasabi nga ng ibang grupo na magtitigil pasada, ay yan naman ay sinasangayuna naman ng ating 87 constitution sa ilalim ng Bill of Rights ay hindi naman pinagbabawal. Pero sa atin, sa bahagi po natin, ay kailangan talaga nating kalampagin yung patapos ng administrasyon. Samantala, bukod sa mataas na presyo ng krudo, umaangal din ang grupong Piston sa palpak na pamimigay ng ayuda sa ilalim ng fuel subsidy program ng gobyerno. Una nang sinabi ng LTFRB na target po nila na matapos na ngayong linggong ito ang pamimigay ng ayuda sa mahigit 200,000 tsuper. Pero giit ng Piston, halos puro makabago modernized transport group lamang ang nakikinabang dito. Minimal lamang yung nakatanggap nung sinasabi po nilang subsidiya o tulong sa hanay po ng public transport. Nagla ng Kongreso at Senado ng 5 billion para doon sa subsidiya o ayuda. Pero ang nagiging kabiruan na lang po ngayon ng sektor ng transport, kayo naman, pinangakuha na kayo, gusto pa niyong tuparin. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.